Good evening once again, and I'm your host, Willy Espiritu, with AGAP Party List Congressman Nicanor Nicky Briones. Partner, good evening once again. Good evening, partner, at magandang gabi sa ating mga magsasaka at mga miyembro ng kooperatiba sa buong bansa. Partner. Bueno, yeah, partner. Gustong malaman ng ating mga manonood, yung first term mo sa Kongreso, tatlong taon ito, ano ba naging experience mo? Maganda ba yung unang tatlong taon, and how do you deal with the president? Yung pakikipag-usap mo muna sa ating Pangulo. At meron kang dalawang pangulong pinagsilbihan, ano? Una si PGMA at si Pinoy. Noong 2007, siyempre ang ating presidente si PGMA. At okay naman, wala naman tayo nagiging problema sapagkat yung lahat ng ating kailangan, pagka meron kang kailangan sa ating Pangulo, pakikipag-usap, ay pinaunla ka naman ang industriya kasama ang inyong lingkod. At yun ang mga proyekto na para sa isang congressman, ay wala naman tayo nagiging problema. Ang naging problema lang ay ang tungkol sa smuggling at sobrang importasyon pa rin ng ating mga produktong pang-agrikultura. Yung binabanggit mo, yung first term mo yan, partner? Yung first term, partner. At dito sa second term, siyempre si Pinoy na ang ating kasama. Pero mamaya muna ikwento yung kay Pinoy. Dahil gusto rin malaman ng ating mga manonood kung pwede natin bigyan niya ng comparison. Pero bilang bago pa lang nung first term mo, paano ka nakihalubilo sa ating mga kongresista? Napakadali ba sa iyan? O it takes 6 months to 1 year na pinag-aralan mo at para makapagsalita ka naman doon sa committee hearing at doon sa plenary? Okay naman, sapagkat meron namang tinatawag na samahan ng mga first termer, yung mga neophyte congressman, at naging maganda naman yung samahan ng grupo. Kaya wala tayong masyadong naging problema doon sa ika nga ay pakikipagkapwa natin sa kapwa congressman. At sa atin namang pakikipag-meeting during the committee meeting ng iba't ibang committee sa Kongreso, wala naman tayo naging problema, nagpa-participate tayo, lalo na pagdating sa ating agrikultura, pagdating sa kooperatiba, pagdating sa mga budget na kailangan ng ating sektor dito sa agrikultura. Kung, Nicky, natural na ang nire-represent mo is itong sektor ng agrikultura. So, you also deal with the Department of Agriculture, ito pong NEA, at ano-ano bang sangay ng mga gobyerno na kaakibat ng agrikultura? Siyempre, nasa sektor ng agrikultura tayo, kaya ang madalas nating kausap ay yung lahat ng mga tao, officers, secretary ng Department of Agriculture. At dito ay pinag-uusapan namin kung ano yung mga nagiging problema pagdating sa supply ng baboy, manok, gulay. At inaalam din natin kung nagkakaroon naman ng oversupply dahil dito sa importasyon, illegal na importasyon. At yan ang aming madalas na pinag-uusapan dyan sa Department of Agriculture. Lalo na nung panahon ni Secretary Arthur Yap, nung siya pa Secretary ng Department of Agriculture, madalas nating kausap yan. Ganun din ang Director ng Bureau of Animal Industry at saka ang Director ng NMIS. Pagkat yan, partner, ang madalas na kausap dahil sa ating agrikultura. Kong Nicky, nung panahon ni PGMA, that was nung first term mo, ang rampant is illegal smuggling of garlic, onion, pero hindi pa malala yung smuggled ng mga meat, ano? Itong mga chicken, pork, beef. Tama ba ako doon? Oo, partner. Yung kosto, madalas natin kausap yan dahil ang problema ay yung smuggling ng agricultural products gaya ng karne ng baboy, manok, at iba't iba pa na talaga namang nagpapahirap sa ating magsasaka. Ngayon, magkano naging budget ninyo nung panahon ni PGMA? Yung pinaka last year term
napunuan ba yung pangangailangan ng ating mga farmers? Alam mo, nung dati, ang budget ng Department of Agriculture, eh, naglalaro lang sa mga 20 billion eh. Mm-hmm. At kung hindi ako nagkakamali, nasa mga wala pang 30 billion yung huling term ni President GMA. Pero nitong 2010, maganda naman, naging mga 30 billion. Nitong 2011, naging 60 billion. Partner, 50 naging 60 billion. Ano naman ang na-contribute nila sa agrikultura ng panahon na 'yon? Eh syempre ang suporta ay mas higit kung malaki ang budget eh. Yan ang pinaglalaban natin. Mm-hmm. Masuportahan ang ating magsasaka, unang-una sa mga patubig na ginagawa ng National Irrigation Administration. Kailangan niya ng mga magsasaka. Pero yung kooperatiba ba, like yung Lincoma, maganda ba naging pakinabang nila sa panahon ni PGMA, partner? Noong panahon ni PGMA, sapagkat noon binibigyan talaga na subsidy ang ating mga magbababoy, magmamanok, maggugulay at saka itong magsasaka ng ating palay, mas maraming naibibigay talaga noon sa magsasaka sapagkat pinapayagan yung mga subsidy. Sa Lincoma na lang, nakakuha tayo doon ng mga 16 million para sa mga miyembro ng Lincoma. Sa ang mga magsasaka, nakakakuha ng mga libreng pananim gaya ng seeds ng palay, mais. So, noong panahong merong subsidiya sa ating magsasaka, direktang nakikinabang ang ating mga magsasaka so, sa panahon ni GMA. So, you're telling our viewers, Congressman Nikki, ng panahon ni GMA, medyo narandaman mong maligaya yung mga farmers dahil nakakatanggap ka mo ng subsidiya. Yun ang isang bintahe noong panahong yon. Meron direktang tulong. Pero pagdating naman sa paggawain, dahil nga maliit ang budget ng mga panahong yon sa Department of Agriculture, doon ang meron namang kakulangan sa suporta sa mga paggawain na infrastruktura sa ating magsasaka. Ngayon, gusto ba ninyong malaman, mga kaibigan, ano ba yung mga paggawain, yung ano yan, partner? Infrastructure. Napakalalim ng Tagalog mo eh. Malalaman po ninyo yan sa pagbabalik ng FYI for your information. FYI!